Walang paglagyan ang tuwa ni Herlene Bodol dahil sa wakas ay nakagraduate na ito ng college. Sobra ang tuwa na tinatamasa ngayon ni Herlene kahit hindi nakaabot ang kanyang lola sa kanyang pagtatapos. Inaalay ni Hipon ang kanyang pag-aaral sa namayapa niyang lola na tinuring niyang ina. Present din sa event ang kanyang manager na si Wilbert na todo ang pagsuporta sa dalaga. Totoo namang hindi madali ang pinagdaanan ni Hipon sa buhay kaya kahit mahirap ay nagsumikap itong makapagtapos. Sa kabila ng kanyang pagiging busy para sa iba't ibang pre-pageant activities ng Binibining Pilipinas 2022, dalawang achievements ang nakamit ni Herlene. Bukod sa nakapagtapos na siya sa kolehiyo, mayroon pa siyang bagong bahay. Bago pa man magkapagmarsya, natupad na rin ang pangarap ni Herlene na magkaroon ng sariling bahay. Habang nakikipagkumpetensya sa Binibining Pilipinas, hindi alam ni Herlene na naghahanap na ng bahay para sa kanya ang manager niyang si Wilbert. Samantala, sobra ang tuwa ng mga tao nang malaman na tuluyang pinagpatuloy ni Herlene ang pag-aaral sa kabila ng pagpasok nito sa showbiz. Alam kasi ni Herlene na hindi permanente ang pagiging artista at hindi siya magiging sikat palagi. Kaya naman todo ang pagsusumikap nito na abutin ang mga pangarap at sobra ang pasasalamat niya sa manager na si Wilbert dahil nabigyan siya ng chance na patunayan ang sarili sa mga bashers. Hindi din nakalimot si Hipon sa mga taong naging sandigan niya. May mga tao pa din na hinahamak ang kakayahan ni Herlene hanggang ngayon ngunit dedma ang dalaga sa mga ito. Ayon dito, habang nabubuhay siya ay wala siyang masasakit na gagawin sa mga bashers na gustong makita siyang bumagsak at malugmok. Para sa kanya, pag ang tao ay mabuti at totoo sa kapwa, ito ay bibiyayaan ng Panginoon. Wala siyang tinatapakan na tao kaya naman confident si Herlene na harapin ang mga pagsubok pati na rin ang mga taong humihila sa kanya pababa. Samantala, focus naman si Herlene ngayon sa nalalapit na Grand Finals sa Binibining Pilipinas. Ngayong tuluyan na siyang nakapagtapos ay wala nang pipigil sa dalaga sa paggamit ng kanyang pangarap. Ang gusto ni Herlene ay may represente ang Pilipinas sa ibang bansa at sana ay manalo siya dito. Walang tigil naman ang suporta ng mga fans sa kanya na hindi siya iniwan hanggang ngayon. Pagbubutihin ni Herlene ang pagpa-practice upang handa siya sa nalalapit na laban.